mga kapuso, yung pong mga pulis na simula sa Lunes ay magta-traffic sa EDSA ay armado po. At para mabawasan ang bilang ng mga sasakyan dun sa EDSA, sa C5 po padadaanin ang ilang mga bus na patungong Katimugang Luzon. Ay baka naman dun sa C5 lilipat ng traffic? Nakatutok si Rafi Tima. Simula sa Lunes, hindi na maaaring dumaan sa EDSA ang mga provincial bus na manggagaling sa kanilang mga istasyon sa Cubao at Kamuning at patungong Timog Katagalugan. Kailangan na nilang magre-route sa C5 para hindi sila makadagdag sa bulto ng mga bus sa EDSA. Pero ito'y patutupad lang mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga mula Lunes hanggang Biyernes. Inanunsyo ito sa pulo ng mga bus operator at LTO, LTFRB at Highway Patrol Group kasama si Secretary to the Cabinet Jose Rene Almendras kanina. Maganda ho yan para subukan ho natin muna. Bago tayo magreklamo, subukan natin muna. Gusto ho namin yung makatulong, di po, makatulong po sa traffic. 135 bus units umano ang mababawas sa EDSA tuwing rush hour sa ipatutupad na rerouting scheme. Bukod dito, muling iginiit ni Almendra sa mga bus operator na istrikto nang ipatutupad ang yellow lane policy sa EDSA. Nagtagumpay raw ang one truck lane policy sa Roas Boulevard at C5, kaya wala raw dahilan para hindi makakasunod ang mga bus drivers sa pulisiya. Sana po yun din ang mangyari sa atin sa buses. Patunayan po natin na kaya naman natin stick to the two lanes, or kung nasa C5 tayo, dito lang tayo sa lane na to. Mas mabilis po talaga kung hindi magugulangan. Kasabay ng dialogo ng mga otoridad at bus operators, sinimula naman ang training ng mga kawani ng Highway Patrol Group ng PNP na magmamando ng trapiko sa EDSA. Kasama sa crash course ng HPG personnel, ang MMDA Traffic Rules and Regulations, Traffic Management at Signalization System. Armado ng kanilang mga barila mga pulis habang nagmamando ng trapiko dahil bahagi naman daw ito ng kanilang uniforme. Yun nga yung iniiwasan natin na huwag na maulit yung sinasagasaan yung MMDA, pinapalo, minamatay na, di ba? May binaril na MMDA. Marami pa munang nakahanay na plano ang pamahalaan para mapaluwag ang daloy ng trapiko dito sa EDSA. Kabilang dyan ang pagpapatupad ng carpooling, pagpapatayo ng bagong tulay na tatawid sa Pasig River, at maging pagbago sa pasok ng mga government employees sa 7 a.m. hanggang 4 ng hapon. Oras na maaprubahan, isa-isa munang ipatutupad ang mga yan, depende kung gaano ka-epektibo ang mga naunang plano. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.